Uy, may delivery ulit. Alright, so guys, samahan nyo ako today. Meron tayong project. Kita nyo, meron tayong mga biniling mga clutch lining. Kasi yun po yung topic natin for today. Alright, so samahan nyo po ako. So for today, tatanggalin natin yung part na yan, yung ating crankcase. Dito sa may right side ng ating motor, sa may makina. So syempre, tatanggalin natin yung mga kickstart. Yan, mga yan. So una, patuloyin muna natin yung langis kasi syempre mahirap pagka may langis sa loob tsaka makakalasin. Then tatanggalin na muna natin itong ating oil filter. Dito siya nakalagay. So yan, magkakaroon siya ng butas. And tatanggalin syempre natin yung mga tornilyong nakakabit. Now, problem is una, kailangan palang tanggalin itong tambucho dahil humaharang siya dun. Yan, kasi hindi natin matatanggal yung isang tornilyo pag nakakabit yung tambucho. So tanggalin na natin. Now, dito, 12 millimeters na long socket yung ginamit ko kasi medyo malayo. Tapos nalagyan ko pa ng extension. So, mabagal ko lang siyang tinatanggal dahil mahirap pag naputok ang tiyana ng tornilyo or malost thread mo yung part na yan. So, tatanggalin din pala to. Yan, yak, kadiri, andumi. So, later, ayusin natin yan. So, tanggalin na natin itong ating exhaust pipe. Alright, so itong tornilyo na to is 12 din. So pinagkontra ko dalawang socket na may parehas na long na 12 millimeter na socket. So yan, effective siya. Now natanggal ko na yung tornilyo and meron pa pala dito sa gitna. So ganun din naman yung process. So tatanggalin mo lang din ulit ng 12 na socket and yan, matatanggal mo na. Okay, so effectively natanggal na natin yung ating pipe. And natanggal na rin natin yung ating tapakan. Okay, so pwede na tayong mag-umpisa. Ngayon pa na tayong mag-umpisa habang ang intro natin. So nga pala, tinandaan ko yung mga tornilyo. Since first time ko to, hindi ko alam, baka mamaya magkamali ako. So minake sure ko na nakapila yung tornilyo para pag binalik ko mamaya. Okay, so umpisa na natin. So using a rubber mallet, pukpukin natin para makalog. And kasi medyo matikit na to. 9 years na tong motor na to. And nakalimutan ko, hindi ko pa pala natatanggal itong kickstart. So tanggalin na rin natin to. Yan. So para mas maging madali yung pag-slide na itong crankcase. Yan. Okay, so perfect. Natanggal na natin. And unfortunately, nasa mapapati yung, hindi ko lang kung tawag dyan, bendix yata tawag dyan. So mamaya natin problemahin. So sa mga napanood ko na YouTube video, so iniipitan nila ng basahan yung gears para madaling maluwagan yung mga tornilyo. So no need for you to use like mga Y wrench, mga ganon. So luwagan mo lang and yan. So matatanggal na natin ngayon yung sunod-sunod. So careful lang para matandaan natin. Oops, talaglag. So baya, tatandaan ko nga eh. So bahala na mamaya, assembly na lang natin ulit mamaya. And natanggal na yung isang, ito yung clutch lining eh. So tanggalin na natin. Tatandaan ko na lang yung orientation niya, yung pagkakasunod-sunod. And pwede ko rin naman balikan tong video. Okay. So tuloy na natin. So tanggalin na natin to, yung bell, tatanggalin din natin yan, yung parang bell na yan. Tapos since lining lang naman yung papalitan natin, hindi ko naman pala matatanggal yung pinaka main clutch. Now ito yung naging dilemma ko dito, naging problema. Yung nabili kong clutch lining hindi match dun sa tinatanggal ko ngayon sa motor. Siguro ito talaga yung lesson na lagi-lagi kong nagiging problema sa pagdi-DIY. Magkaiba. Yan. Kita nyo, mas maliit yung ngipin nung pang Vega 4 kaysa dun sa isa. Siguro ano to, pang lumang Vega. So ito, bumili ulit ako ngayon sa motor shop dito malapit sa amin. And yan, so far nagsuswak naman siya, magkamuka. Ito, susubukan nating ikabit. Sana naman tumama. Yan, siguro naman hindi naman ako magkakamali dito. So may spring siya doon, siguro papasok yun doon sa loob. So subukan natin. Yan, so far naman mukhang okay. Okay, so tuloy-tuloy na natin. Ikabit na natin ngayon yung mga lining. So ito, nga pala, the reason why I'm changing yung lining is kasi pag pinapa-under ko yung motor, medyo gumaganon lang siya, umaangil lang siya pero hindi siya masyadong tumatakbo.
So sa mga napanood ko mga video, kapag ganun daw yung problem, yun, lining daw ang problema. So subukan natin, tingnan natin kung ano mangyayari right after this na DIY natin. So yan, kinakabit ko na pala ulit. Ina-assemble ko lang kung paano ko siya natandaan nung natanggal siya. Tsaka syempre binalik-balikan ko din yung video. So ito, ito yung may spring. Yan, nakalabas yan papunta sa iyo dapat. Kasi itutulak niya yung isang ano, hindi ko na kung anong itutulak niyan. Pero para magkaroon siya ng pressure, yung pressure plate yata yung tinutulak niyan. Anyways, hindi naman tayo magaling sa mga terminology niyan. Basta yung pagkakasunod-sunod, ito, pressure plate to. So yun nga, tama nga. Yun nga yung itutulak niya para hindi sila lagi magkadikit. Okay, so pagkabit-kabitin na natin or pagsunod-sunodin natin. Actually, hindi ka naman dapat matakot. Ito, medyo nalito ako nung una, pero maaaral mo naman siya kung baliktad. Yan, as I was saying, hindi ka naman dapat matakot sa pagkakalas nito mga to, dahil mayroon naman din siya mga guide. And nowadays, madami ng YouTube na video na pwede mo rin panoorin as guide, gaya nito. Hopefully, may ma-share din ako sa inyo. Yan, hinihigpitan lang ulit natin, lalagay ko lang. Maganda dito, criss-cross mo hihigpitan. Yan, tapos ipitan mo lang ulit ng basahan para pag hihigpitan mo, hindi ka mahirapan. Now, ito, kailangan linisin mo. Especially, usually, hindi nasasama to sa mga ibang video. Kailangan linisin mo yung gasket. Kasi baka mag-leak yung mga langis pag kinabit mo, tapos, yun, kakalas ka na naman. So, ito, minabili tayong gasket. Halagang 60 pesos lang yata yung gasket na to. Yan, so far, effective naman siya. Lagpas-lagpas pa siya dun sa crankcase. So, I don't think na magkakaroon to ng tagas. Especially, inis-is ko pa to ng sandpaper na makinis. So, ito, hinihigpitan ko na lang yung mga bolts niya. And criss-cross, maganda to. Tapos, hindi naman masyadong kailangan higpitan. So, balik na natin tong ating kickstart. So yun, mabilis lang naman siya. Oil filter, mabilis lang. Actually, reverse process lang to ng lahat ng mga ginawa ko kanina kung paano siya tinanggal. And then ito, salina na natin ng langis. So para bago rin yung oil. And ito, kabit ko na yung exhaust. And yung kanyang tapakan niya, nilinis ko na rin, pinower spray ko. Okay, so moment of truth. Ito na, subukan na natin. And ako po, mayroon pang tumutunog na nakakabuisita. Mukhang sumablay ang pagkabit ng ating kickstart bendix. Hindi ko alam kung bendix ang tawag doon. Pero mukhang yan. Tumutunog and lumalaylay yung ating kickstart. Nakakainis. Nakakadismaya ng bahagya. So tinanggal ko na lang muna yung ating kickstart. Kasi okay naman siya kung hindi mo naman magagalaw yung pinaka bendix. So yan, tinanggal ko muna. Tiyagayin ko muna, gamitin ko muna yung langis kaysa naman patapunin ko na naman, sayang. Okay, so medyo semi-palpak tong DIY natin, pero madaming lesson tayong natutunan, yun ang mas importante. So sa susunod na video ulit, ayos!